Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo nagkakatipon dito sa pagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya ang Kanyang ipinagkaloob sa atin. At ngayong araw, tayo ay nagdiriwang sa buhay ng isang banal na tao na ating nakinalulugdan ng Diyos, si San Agustin. At nawa ang buhay ni San Agustin ay maging huwaran kung papaano nating isabuhay ang ating pagiging Kristiyano. At hinding isinasama ang lahat ng panalangin ng ating mga kapatid na nakikiisa sa atin sa lahat ng mga social media platforms ng Pambansang Dambana ni Padre Pio. At hinding isasama sa misang ito ang lahat ng mga intensyon at mga dalangin sa inyong mga puso. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan ang panibagong bugso ng Espiritu na pumuspos kay San Agustin. Malubos nawa sa amin ang pananahan ng Espiritu upang ikaw na batis ng karunungan ay magbunsod ng aming pananabik at ikaw na bukal ng buhay ay aming masaliksik. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, iniuutos namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, nalayuan ang mga tamad at ayong mamuhay ayon sa mga tagubili namin sa inyo. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng anumang tulong, kundi upang kayo bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa namin kayo, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinamang ayaw gumawa. Ang Panginoon na bukal ng kapayapaan, ang siya nawang magkalob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon, naway sumainyong lahat ang Panginoon. Akong si Pablo ang sumulat ng pagbating ito. Binabati ko kayo. Ito ang aking lagda sa lahat ng sulat ko. Ganito ako sumulat. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhik ay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay na iuunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ang mga propeta at ginagayakan ang mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong yan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang tanghali sa lahat. Ngayong araw ay pinararangalan ng simbahan ang buhay kabanalan ni San Agustin. Si San Agustin ay isang pantas, tinatawag na doktor ng simbahan. At sa buhay ni San Agustin, Saint Agustin did not just settle for less. No? Saint Agustin always seek for excellence. Saint Agustin always seek for truth. Hindi expression, hindi kay okay kay San Agustin ang okay na. Hindi sapat kay San Agustin ang okay na yan, pwede na yan. At sa buhay natin araw-araw, maraming pagkakataon na kapag tayo ay inaatasan ng isang gawain, lalo pat hindi ito ang ating hindi natin gamay, hindi ito ang ating expertise, we are always settling for less. Okay na yan, pwede na yan. Ngunit sana hindi rin ito umabot sa ating pananampalataya. Sa ating pananampalataya, in our journey towards holiness, let us not settle for less. Mga kapatid,
ang tanong sa atin sa ating pananampalataya, sa ating pagiging pagsasabuhay ng ating pagkakristyano. Kristyano ba tayo kapag tayo ay nagdadasal lamang? Sapat na ba sa ating pagiging Kristyano na tayo'y nagsisimba araw-araw? Sapat na ba sa ating pagiging Kristyano na tayo ay nakakatulong sa iba? Magaling at banal na ba tayo sa paggawa ng lahat ng ito? Higit sa lahat ng ito, mga kapatid, kung nagagawa natin ito ng may mabuting puso at malinis na intensyon, yun ang sinasabing sapat na. Ang pagmamahal sa puso na kalakip sa bawat gawang maliit, maliit man o malaki, ang tinitingnan ng Diyos. Ika nga tuwing tayo'y bago mag-umpisa sa ating banal na pagdiriwang at ating naririnig palagi, anumang gawang kabutihan, kahit maliit, basta malimit, ay papuntang langit. Kaya sikapin natin, mga kapatid, na gawin ang lahat ng may pagmamahal. Kasi kung hindi pa, ay magiging babala din sa atin ang ating ebanghelyo sa araw na ito. Ang mga Pariseo at mga Eskriba ay may ugaling pakitang tao lamang. Naniniwala ang mga pinuno ng mga Hudyo na sila'y pinagpala at maliligtas dahil tingin nila at pakiramdam nila malapit na sila sa Diyos. Tingin nila sapat na ang kanilang ginagawa upang sila'y mapalapit sa Diyos. Subalit, kung inoobserbahan nila ang mga tradisyon nila, hindi nila sinusundan ng matuwid ang kautusan ng Diyos. At gumawa sila ng maraming batas, ngunit sila mismo ay hindi tinutupad ang mga ito. Tingin nila, sapat na ang kanilang relasyon sa Diyos. Nagdadasal nga sila at nagpupulong sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit hindi nila lubos na tinutupad ang kautusan ng Diyos. Binibigay nila sa mga ordinaryong Hudyo ang himutok na sundin ang mga ito. Pinatay din nila ang mga propeta ng Panginoon dahil hindi nila matanggap ang mga propesiya tungkol sa bayan ng Israel at sa Mesiyas. Kaya nga tinawag sila ni Jesus na mga libingang pinaputi, ngunit bulok ang nilalaman. Kung ating iangat ang ating sarili, mga kapatid, magiging hindi para sa Diyos ang ating mga ginagawa, kung hindi para sa sarili lamang. Kung mas iniisip nating maging sikat kaysa sa iba at mas makilala nila tayo, kaya natin ginagawa ang mga bagay na ito, ito ay pakitang tao lamang at ito ay hindi para sa Diyos. Mga kapatid, ang tunay na paggawa para sa Diyos ay walang bahid pagka makasarili. Sikapin nating maging puro ang ating intensyon araw-araw sa pamamagitan ng pagsusuri ng ating sarili. Ituring natin na Diyos ang nag-uutos sa atin na gumawa ng mabuti araw-araw. Siya rin ang nagbibigay sa atin ng material na bagay, mga kakailanganin at lakas para tumulong pati ang kanyang kagustuhang magdasal tayo araw-araw sa kanya. Kaya sa ating buhay, wala tayong dapat ipagmayabang dahil ang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos. At
kung binibiyayaan tayo ng Diyos, tayo din ay may tungkuling maging daluyan ng Kanyang biyaya sa ating kapwa araw-araw. Bagkus, mga kapatid, lalo nating mas dapat na ibaba ang ating sarili sapagkat wala tayong magagawa kung si Jesus, kung ang Diyos ay wala sa buhay natin. Kung tayo ay mag-isa lamang, tayo ay mahina. Ang ating pagiging Kristiyano ay nakatungtong, nakasandig sa lakas ni Kristo na nananahan sa ating mga puso araw-araw. Ito ang ating panalangin sa ating pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa pagtubos ng iyong anak sa amin, maihain nawa ngayong ginugunita si San Agustin ang pakikinabang sa matapat na pagsasama sa panandang ito ng pag-ibig at pagkakaisa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Agustin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, dapat kang purihin ang tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Heso Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinanabikan, kaya bilang pasasalamat, ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kaming ipagkipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaisa ng Ina ng Diyos, ang Mahal na Birheng Maria, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang isposo, kaisa ng mga apostol, ng mga martir, ni San Agustin, ni Santo Padre Pio, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, ang aming obispo na si Gilbert, ng tanang obispo at ng buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay na pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Heso Kristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng pag-ibig ng Diyos sa inyong mga puso at magandang ngiti sa inyong mga labi, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sa kasulatan ng turo. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa hapag ni Kristo ay magpabanal nawa sa amin upang kaming mga kaanib niyang tumanggap sa Kanya ay maging talagang siya sa pamamagitan din niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibigin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita dito sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiska ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles.
Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. At inanaypagdiwang ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Umay.